Hindi ka na pwedeng maging cook. Hindi ka na pwedeng maging chef. Matanda ka na. Okay, so ito na. Sasabihin ko na sa inyo kung ano yung good news. Ang good news, guys, is ganito ah. Guys, nandito ako sa room 4th floor. Mag-check-in ako kasi back-to-back na naman yung schedule ko. So, ang room ko is 418. So, hanapin natin yung 418. Ito 4160. My gosh. Ito na yung 418. So, tingnan natin kung gano'n ka-different tong room na pinagi sa akin. So, let's see. Medyo kakaiba rin yung lock dito ah. So, hindi ko alam kung paano yan. Medyo better nga talaga tong room dito sa May 4th floor. Parang mas updated siya compared dun sa mga una ko na pag-checkingan. Everything is okay naman lahat eh. Pare-pares lang yun naman. Ito lang, medyo mas maliit lang. Which is mas better sa akin kasi, di ba nga, hindi nga ako masyado nakakatulog dun sa dati ko in bed. So, yun lang. So, ito yung CR ko. So, syempre, dating gawin. So, ito yung shower. Okay naman, it's not so bad. Tsaka, hello. Libre na nga lang, ayawan ko pa. Wow. Ang ganda naman ng view ko dito sa taas. So, yun nga guys. So, yung sinasabi ko nung last video ko nga na meron akong blessing na nakuha na naman, well, it's about work. So, explain ko lang ha, para medyo mas maintindihan ng iba. Kasi, di ba nga, cook ako dito sa Canada. So, basically guys, syempre, kung cook ka, pwede kang magtrabaho sa restaurant, pwede kang magtrabaho sa fast food. Kung gusto mo kasing makapagtrabaho as a cook sa hotel, minsan kasi yung qualifications or requirement is first, unang-una, kailangan may diploma ka. Kailangan meron kang certification or diploma na nag-aral ka ng sa culinary school. Gusto rin kasi ng hotel na meron ka ding experience. Medyo mas stiff tsaka mas marami silang qualifications na hinihingi para maging cook ka dito. So, yun nga. Kung ang masama kasi dyan, although meron ka talagang experience talaga, talagang na-experience ka na nakapagtrabaho ka sa iba't ibang restaurant, ganyan. Pero kung wala kang degree sa culinary, parang mas inuuna nila yung mga tao na merong talagang diploma. Which is for me ha, para sa akin na, I find it na parang unfair lang na ganun. Kasi hindi naman lahat ng nakapag-aral ng culinary is magaling or okay, diba? Kahit nga hindi nag-aral ng culinary, pero kung maganda naman yung experience niya, para sa akin ha, kung ako ang hiring manager, mas pupiliin ko yung may experience, diba? Although, hindi naman natin mababago yung ganong sistema nila kasi siguro merong reason bakit ganun. Bakit ko piniling magtrabaho sa hotel? Kasi unang-una guys, mas mataas yung makukuha mong sweldo compared dun sa mga regular restaurants na a-applyan mo. Dito, mas marami din yung... May mga benefits din naman sa mga ibang restaurant pero para sa akin... Simula nang nagtrabaho ako sa hotel, parang mas nagustuhan ko yung mga benefits na natitake advantage ko. Now, kung halimbawa, aspiring cook ka, gusto mo magtrabaho sa hotel, dapat willing ka. Willing ka na mag-start ka sa pinakamababa. Sa hotel kasi guys, pagpapasok ka dyan, marami ng cook na nandyan sa kitchen. Marami na, kumbaga nakahanay na sila. Hindi lahat ng nagtatrabaho sa kitchen is full-time na. Since unionize ang hotel, may union kasi dito, sabihin pag may union, kung sino yung nauna sa'yo na pumasok dito sa company na yon, mas yun ang may priority. So, ibig sabihin, halimbawa ako, pumasok ako dito as part-time lang. So, ibig sabihin guys, pag part-time ka,
hindi full yung hours mo. Kasi dito kasi sa Canada, guys, yung full-time hours kasi talaga is 40 hours per week. So, kung ikaw talaga aspiring ka, na willing ka talaga na hintayin yung pagkakataon na mapagkaroon ka ng chance na maging full-time, pagtsatsagaan mo, guys. Ang masama lang kasi talaga dyan, ibig sabihin, guys, hindi guaranteed yung 40 hours. So, paano yun? Paano mo babayarin yung bills mo kung, say, for example, isang araw or dalawang beses ka lang papasok in a week? Diba? Hindi yun enough to pay your bills. Kaya yung iba, kahit na nakapasok na sila sa hotel, ang ginagawa nila, like ako, humahanap pa ako ng ibang job. Kumbaga, kung talagang yung heart mo is willing ka talagang maghintay at magkaroon ka ng chance na maging full-time sa as a cook dun sa hotel na pinasukan mo, kailangan mo talaga ng patience. Yun nga lang, talagang mahirap, lalo na kung talagang konti lang yung oras na ibibigay sa iyo, dahil like what I said nga, ipa-prioritize talaga nila yung mga nauna sa iyo, dahil yun ang rule, part ng pagiging union dito sa hotel. So, halimbawa, nakapasok ka na sa hotel. Ang catch kasi doon, normally talaga, is part-time ka lang talaga, which is mahirap talaga, lalo na kung paano kung nag-rent ka, diba? Paano mo babayaran yung rent mo? Paano mo babayaran yung mga ilang mga utility bills mo? Tapos yung mga tutulungan mo pa sa Pilipinas, diba? Kung may mga nakaasa sa'yo, katulad sa akin. Guys, pag pumasok ka sa hotel, hindi lang ikaw ang part-time doon. So, marami kayong part-time doon. Normally, yung mga full-time na nandito sa hotel, yung mga tipong 20 years na or 30 years na nagtatrabaho dito sa hotel. So, ganun ang mga kalaban mo sa loob ng kitchen. Ganun katitindi, ganun na experience nila, at saka ganun na katagal talaga dito sa hotel. Kaya sila yung nandun sa unang list, sila yung priority sa schedule, sila yung makakapiti ng schedule, at sila lagi yung full hours. So, kung ikaw, as a newbie like me, kung part-time kang papasok sa hotel, medyo mahirap yung part na yon. Unless mayroong magre-resign, ang mangyayari doon is kung sining nauna sa'yo, yun ang mauunang mapaprioritize para maging full-time. Talagang kailangan mong pagtyaga ang mabuti, guys. Kasi unahan eh. Unahan siya, tapos alam mo yun, kumbaga talagang itetest talaga yung patience mo, kasi wala talagang kasiguruduhan kung magiging full-time ka or hindi, di ba? Unless may mawala, kasi hindi naman sila yung para mag-hire na marami yan, hindi. Pag may umalis na senior sa'yo, saka ka lang magkakaroon ng chance. Eh, ang problema, guys, sa dami kasi talaga ng magandang benefits na makukuha mo, kapag naging cook ka sa hotel, lalo na dito sa Canada, iiwanan mo pa ba? Halimbawa, meron tayong mga kababayan dito na gusto talaga makapunta dito sa Canada. Ang a-advise ko lang talaga, once na nandito ka, kung medyo chill-chill ka sa Pilipinas, kung magtrabaho, yung tipong chill-chill lang, hindi kasi pwede dito yung ganun, guys. Kasi dito, bawat oras, ang ibig sabihin nun, ang kapalit nun, is pera. Okay, so ito na. Ang dami ko nang sinasabi. Ang dami ko nang sinasabi ngayon. Sasabihin ko na sa inyo kung ano yung good news. Ang good news, guys, is ganito, ha. Kinausap na ako ng executive chef ko na gagawin niya na akong full-time sa trabaho ko. So, di ba, guys? So, sobrang, alam mo yun, sobrang happy lang ako. Kasi parang kakadating ko lang dito, guys. Imagine na 2 months pa lang ako dito. Sinasabi niya sa akin is, first off, talagang nagustuhan niya yung performance ko. Kasi pagpasok ko talaga dito, guys, talagang ako kasi talaga pang nagtrabaho ako, talagang binibigay ko yung 100% ko. Kahit masama yung pakaramdam ko, lahat ng personal issues ko, guys, kahit kailan hindi ko dinala sa trabaho. Marami akong pinagdadaanan, marami akong personal na mga issues sa life ko na minsan talaga ang hirap i-handle, pero ang talagang natutunan ko simula nung dumating ako dito sa Canada or sa North America, kasi 'di ba, tumira din naman ako sa US for 1 year bago ako nag-Canada. Natutunan ako dito, guys, is anuman yung issues mo sa sarili mo, pag nasa trabaho ka, iwanan mo. Iwanan mo sa bahay mo lahat ng issues mo, ang focus mo kung nasa trabaho ka.
Tsaka, kapag magtatrabaho ka, guys, ibigay mo na yung 100% mo. Kung pwede mong gawing 110%, gawin mong 110%, guys. Pay off talaga yon. Kaya, ang mapapayo ko lang talaga sa mga kababayan natin, ha, kung gusto talagang mag-succeed talaga dito sa Canada, guys, is tiyagaan mo, guys. Tiyagain natin yung pagtatrabaho natin dito sa Canada. Pakita natin na kayang-kaya natin kahit na Pilipino tayo, di ba? Pakita natin, eh, meron talagang impression talaga dito sa Canada na kapag Pilipino, talagang hardworking. Kaya, yun nga, guys, yun yung blessing na sinasabi ko sa inyo na sobrang happy ko. Guaranteed na yung oras ko. So, ibig sabihin, meron akong guaranteed na 40 hours, guys. As in, 40 hours. Totoo pala yun na the more you, parang pag may nagsishare ka ng blessings mo sa ibang tao, o kahit sa pamilya mo, alam mo, guys, talagang si God, there's really a way for Him na palitan yun. Ako, hindi naman ako nanghingi ng kapalit, eh. Ang sa akin lang, parang gusto ko lang, yun nga, mag-vent out lang ng naramdaman ko, pero hindi para mag-complain sa mga nangyari sa akin. Kasi, kahit sa ang angulo mo pa rin naman tingnan, guys, kung bibilangin ko yung mga blessings na meron ako, ha, sasabihin ko na swerte pa rin tayo na meron tayong inuwi ang bahay, meron tayong kinakain 3 beses in a day, meron tayong tinutulungan na maayos, hindi ka nagiginaw, hindi ka naiinitan, ba? Diba? Meron kang trabaho, kahit papano kumikita ka, ba, diba, guys? So, parang yun lang, count your blessings. Kaya, dyan sa mga kababayan natin na gustong maging cook katulad ko, hindi imposible basta gusto mo. Hindi imposible ang isang bagay, guys. Kasi dati ako, nangarap lang talaga ako. Nangarap ako sa sarili ko na sabi ko sa sarili ko, nung nasa Pilipinas pa ako, sabi ko gusto ko maging chef. Gusto ko mag-chef kahit dito sa Pilipinas or kahit saan. Kahit sa ibang bansa. Never ko pa naisip nung Canada that time, guys. Never ko siyang naisip. Parang sabi ko lang sa sarili ko, gusto ko maging chef. Gagawin ko lahat para maging chef ako. Eto, guys, share ko lang sa inyo, ah. Nahalala ko nung nasa Pilipinas pa ako. Kasi iba yung pinag-aralan ko. And then, ganun pala yun, guys, na kapag after a few years of your life nagtatrabaho ka, pagka-graduate mo, parang you will then realize na parang she wanted to do something else. So, parang yun nga. I realized that I wanted to cook, na parang gusto ko maging chef. So, ang ginawa ko, guys, ako, nag-aral talaga ako ng pagluluto. Nag-aral din ako sa Pilipinas. Kahit nahirap ako, nagtatrabaho ako ng full-time dati. Tapos, nag-aaral pa rin ako para lang masustain ko yung needs ko. After kong nag-aral ng short courses for culinary sa Pilipinas, nag-apply ako. Hindi ko alam po saan, sobrang tagal na kasi talaga, guys, hindi ko na maalala, pero somewhere in UN Avenue, nag-apply ako. Sabi ko, gusto kong maging chef. Gusto kong magtrabaho sa ibang bansa as a chef. Hindi ko alam kung agency ba yung in-applyan ko or what, kasi bago pa lang ako noon, hindi ko alam. Hindi ko alam pa yung gagawin ko. Nalala ko, kasama ko pa yung nanay ko noon, tsaka mama ko, tsaka yung ate ko. I was only 29 years old. Tapos sabi nila, sabi nung parang HR, parang group yon, group panel interview, parang sabi niya, 29 ka na, hindi ka na pwedeng maging cook, hindi ka na pwedeng maging chef, matanda ka na. Alam mo kung anong gusto mong gawin mo para maging chef ka, ang gawin mo, mag-establish ka ng sarili mong restaurant. Alam mo, guys, nung araw na yon, sobrang down na down talaga ako. As in, sobrang down na down ako, na parang, gusto ko maging chef, meron akong gustong mangyari sa buhay ko, pero ito mismo, isang Pilipino na nagda-down sa akin, na sinasabi na hindi na pwedeng mangyari akong maging cook or chef sa ibang bansa kasi nga matanda na ako. Pero it didn't stop me from reaching my dream. Hindi talaga ako nag-stop, guys. Alam mo ko anong ginawa ko, talagang ginawa ko yung best ko para makumunta ako dito sa North America. Kaya ito, pagdating ko sa North America, guys, binigay ko yung best ko. Hindi ka nila tatanggihan dito. Walang tatanggi sa iyo dito, guys. Kung ano man yung edad mo, ang maganda dito, lahat dito, pantay-pantay. Kaya, sa mga kababayan natin, ha, gustong maging cook, gustong i-reach yung dream nila, makapunta dito sa Canada or sa North America, guys, walang imposible. Sa Pilipinas lang, meron talaga age limit, guys. Dito, wala. It's never too late to reach another dream.
or gumawa ka ulit ng isang pangarap para sa sarili mo. Kaya huwag kang mawawala ng pag-asa. Yun lang naman yung gusto kong sabihin, guys. It's never too late. Sana ma-inspire kayo, guys. Sa story ko, although hindi ko pa talaga nasishare lahat, totally lahat ng stories ko, kasi sometimes gusto ko rin mag-iwan ng something sa sarili ko, di ba? Pero on my next video, sasabihin ko, babalitan ko kayo, guys, kung ano ba yung, magkano ba yung sweldo ko, magkano ba yung sweldo ng hotel cook dito sa Canada, tsaka ano-ano yung mga benefits. Sobrang thank you, guys, sa panonood ng mga videos ko, sa lahat ng mga sumusuporta. You don't know how thankful I am, guys, na nanonood kayo ng videos ko. Thank you so much for your support, and I'll see you on my next video.